Ang Philippine Amateur Basketball League o PABL ay unang naitatag noong 1983 at tuluyan namang nagsara taong 2011. Isa itong commercial at semi-professional league kung saan nagiging daan ito bago tuluyang tumungtong sa professional na liga ang ilan sa mga hinahangaan nating manlalaro. Narito po ang listahan natin ng 20 sa mga pinakamahuhusay na naglaro at naging parte ng liga ng PABL o PBL. Taong 1984 nang ang kasalukuyang coach ng San Miguel Beer na si Leo Austria ang hiranging 1984 Ambassadors Cup MVP habang naglalaro pa siya para sa Masagana 99. Ang kauna-unahang draft pick sa PBA na si Sunny Cabato naman ay 2 beses na pong naging most valuable player sa PBL bago naglaro sa liga ng PBA. Naglaro ito para sa mga teams ng Bank of Rizal at ESQ Marketing. Si The Triggerman Alan Kaidik ay naging manlalaro po ng CF Sharp at Magnolia bago naging isa sa mga pinakamahuhusay na manlalaro ng PBA. Pang-apat sa ating listahan ay si Magic Man Dondon Ampalayo. Saglit lamang po ito naglaro para sa ESQ Marketing bago naman na-draft sa PBA noong 1986. Ang best friend naman niyang si Jojo Lastimosa ay nahirang na 1985 Invitational's MVP at 1987 Most Outstanding Player bago rin nakuha ng Pure Foods sa PBA noong 1988. 1985 Challenge Champions MVP naman ang tinaguri ang Defense Minister ng PBA na si Jerry Codinera. Naglaro po ito para sa mga koponan ng Magnolia at Pure Foods, Foods Experts. Ang 4-time MVP naman ng PBA na si Alvin Patrimonio ay ang nahirang na 1987 Season MVP ng PABL noong naglalaro pa siya para sa RFM Swift Hot Dogs. Si Renato Agustin naman na 2 beses na pasama sa Mythical Team ay naglaro naman para sa 4 na iba't ibang koponan sa PABL bago naging 11th pick ng San Miguel Beer noong 1989 PBA Draft. Back-to-back PABL MVP naman si Tower of Power Benji Paras noong naglalaro pa siya para sa Philips Sardines. Pagkatapos nito ay naging first pick overall naman siya ng Shell noong 1989 PBA Draft kung saan naging kauna-unahang rookie MVP ng liga. Si The Flying A, Johnny Abariantos po ay 3 beses nang nahirang na most valuable player noong naglalaro pa siya para sa team ng Crispa at Triple V. Naging slam dunk champion naman si Vergel Meneses noong 1987 Freedom Slam Dunk Contest kung saan tinalo pa niya sina Nelson Asaitono, Jojo Lastimosa, Alvin Patrimonio at Bong Alvarez. Naging 1990 Maharlika Cup MVP naman ang tinaguri ang The Big Deal ng PBA na si June Limpot noong player pa siya ng Magnolia sa PABL. Si Captain Marbel Kenneth Duremdes naman po ang nahirang na 1999 Rookie of the Year at binuhat pa niya ang kanyang team na Burger Machine para sa kampiyonato. Ang tinaguri ang The Greatest PBL Player of All Time na si Marlo Aquino po ay 5 beses nagawara ng MVP Award. Naglaro naman ito sa 4 na iba't ibang teams sa PBL. Sila kay Danny Ay naman ay kabilang din sa ating listahan at naglaro noon sa PBL para sa mga teams ng Burger Machine at Red Bull. Si Major Payne Eric Menk po ang naging kauna-unahang rookie MVP ng PBL noong 1997 at sa kabuuan nga ay 3 MVP awards pa ang kanyang nasungkit. 2000 Chairman's Cup MVP po ang Cebuanong si Roger Yap habang siya ay naglalaro pa at star player ng Shark Energy.
2001 Al-Ahsaan Challenge Cup MVP naman po ang big man na si Yancy De Ocampo na star center ng Wellcoat Paint Masters. Ang teammate naman niyang si Renren Ritualo ang nahirang na most valuable player noong 2001 Challenge Cup. At ang panghuli sa ating listahan ay si The General Romel Adukol na naging MVP noong 1997 at dalawang beses pa noong 2002. So yan po ang itinuturing na the 20 greatest PBA players of all time na iginawad naman noong 2003, 20 taon matapos maitatag ang Liga ng Philippine Basketball League. Kayo mga kabasketball, sino pa ang mga hindi nyo malilimutang player na naglaro rin sa Liga ng PBL? I-comment nyo lamang sa baba ng video para din sa kaalaman ng iba pa nating mga kabasketball. Manatili pa rin pong naka-tune in sa ating YouTube channel at Facebook page dahil araw-araw tayong maglalabas ng mga basketball trivia na kagaya nito. Hanggang sa muli!